So what's up mga kamods? Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi. Ano mang oras mo pinapanood to, ako pala si Mong ng Mojiworks. Ngayon, kamusta mga kamods? Napagdiskitahan nyo na naman ba ang iyong mga motor? Sa wala kayong magawa, nananahimik ang iyong mga motor, ayun ba, baklasin nyo na naman siya. Galing po kasi ako sa biyahe at naisip ko habang bumabiyahe, wala pala akong dalang tools. Paano kaya kapag nasiraan ako? No problem naman dahil syempre mekaniko naman ako. Pero paano kapag yung iba bumabiyahe at walang special tools at basic lang ang kanilang dala at nasiraan sila ng CVT o panggilid. Ituturo ko sa inyo at sana makatulong kahit papano ay ang pagbaklas ng panggilid ng mga CVT o panggilid ng mga scooters na walang special tools na dala o gamit. So ayun mga kamod, simulan natin ang pagbaklas ng panggilid. As you can see, ayan, galing po tayo sa medyo mahaba-habang biyahe, napakadumi ng ating motor. Ngayon, babaklasin muna natin yan. Hindi na natin tuturo kung paano bang magbaklas ng mga crankcase. Is basic naman to is gamit tayo ng kamali. Ang mga tornilyo dito is 8mm ang kanyang ulo. Gagamit tayo ng 8mm L, L-wrench or T-wrench. So ayun mga kamods, nabaklas na natin. Ngayon, hindi tayo gagamit na kung wala kayong ganito, Y-tools or impact drive. Ang gagamitin natin is kung anong meron sa atin o dala-dala natin na kamali na makikita naman sa basic needs ng mga motorsiklo o meron sa mga gamit natin o dala-dala natin. Lalo ng ganito, alangan naman dadalhin nyo to na napakabigat. Kung meron po kayong open wrench na size 15 o 14, pwede po itong pangtukod. Kung meron naman tayong tornilyo, pwede po rin to. Sa pagluwag ng panggilid o yung primary clutch natin o tinatawag na pulley and drive face is pwede po nating tukuran ito gamit ang tornilyo. Hanapin nyo lang kung saan yung pinakamatigas na part, which is ito, kung saan yung mismong slider nya. Ikot nyo lang ang paluwag papuntang harap. Pwendeng dito, tutukod natin sa matigas na part dito. Ayan. Kita ba yan? Ayan. Pwedeng ganyan. Or kung katulad ng ganitong motor o modelo, pwede dito sa mismong one-way starter niya, iipit nyo dyan at itutukod sa mismong crankcase. Tulad nyan. Pwedeng ganyan. Kita dito? Ayan. Itong tinuturo ko is for emergency lang kung wala ka naman kayong dalang mga Y-wrench katulad nito or impact drive katulad ng mga to. Ngayon, kung meron naman kayong open wrench ng 14, 15, mas maganda dahil mas matibay ito sakali. Mas ito, kuha niya yung pinakamatibay na part. Tutukod niya siya sa pinakamatigas na part katulad nito. Ito kasi kalkal by MTT Mojiworks. Ayos, ayan. Dito sa may mismong daanan ng slider niya. Masyado mga bata yung wrench. Ayan. Sakto lang yan. Kita? Ganun, Mikey. Ngayon, subukan natin luwagan. Ang paluwag, pataas. Diba? Hmm. Ngayon, habang nakatukod dyan, hindi nagagalaw yan, hindi nasasama to. Ngayon, ipakataas nyo lang yan. Yan, dinig naman na napakigpid, diba? Hmm. Ayan. Lumalaw pa nga eh. Parang mga disadvantages nung gap. Pag malambot yung mga pulley. Ayan, pwede. Kung mali yung pagkakatukod, pwedeng mabasag. Kaya pinakamatigas na part ng pulley is... Doon ba talaga dapat ilagay? Oo. Ayan, kung papansin nyo, nagmarka. Ayan. Ginawa ko talaga mismo sa mismong motor ko. Makikita nyo, magmamarka yan. Dahil na, ano to, shave na. O kalkal. Pero kapag hindi siya kalkal, saan ba yung mga example natin ng mga stock? Ang dami dyan. Na kung wala naman kaya ang pinaka-safest na pagtutukuran nyo dito sa part na to kung saan yung mismong slider nya. Ito po kasi yung pinakamatigas nya na part, mas buong bakal to, mas buong aluminum to na hindi mababasag. Kung dito nyo pilalagay, kung tignan nyo ito, mababasag to. Ayun, pwedeng pagkita natin mas malapitan o mas clear tapos nakalock tight po mga eh. Pwede dyan, tutukod natin yan dito. Ganyan, magiging ganyan ang mangyari. Ganyan. Pero paano pag kumabias yung ano? Hindi yan kakabias once na nakagat na mismo ng tools nyo, yung mismong tornilyo.
dito. Pakita mo kung saan nakatukod dito. Ayan. Pwede ganyan, or kung katulad ng ganitong modelo na mayroon siyang one-way starter, pwede naman dito. One-way starter. Tapos may ganyan. Drop shell. Oo. Yan. Kung sakaling nasiraan kayo sa daan at wala kayong mga special tools. Special tools. Meron lang, syempre, daladala nyo naman pang baklas dito, 17. Kamali ang size naman dito sa pinakaharap o primary clutch niya o yung pulley is yung 17. Sunod naman na babaklasin natin, paano babaklasin ang bell. Bell, ayan. So pagbaklas naman ng bell, mas madali kung stock yung gamit nyo, tulad yung mga ganitong modelo kasi yung itsura niya, mga ganito. Ganyan. Ang gagawin nyo lang, papaipit nyo lang yung pliers o set of pliers o long nose na ganito. Para hindi siya tumukod, tapos gagamit tayo. Kamal ni dito is 24. Long nose. Diba? 24. Ngayon, pinalitan ko na to ng 17 o yung aftermarket na 17. Ngayon, paano ba natin babaklasin to? Medyo mas mahirap to sa mga aftermarket. Kaya papakita ko kung ganito yung mismong bell nyo. Mas madali dahil iipit yan. Same lang yan sa wire wrench. Kailangan nyo ipitin ng ganyan. Kunyari nga, wala silang dala. Kunyari lang. Kung wala silang dala, o nasa biyahe at nasiraan, tapos ang basic lang, hindi naman lahat ng mga motor shop na makikita nyo, lalo sa mga liblib, is meron silang mga special tools na katulad ng impact. Mm-hmm. At kung minsan, wala din naman silang wire, kaya kung meron kayong alam, kahit papano, is pwede nyong gawin to. O kunyari, meron pa yung P-wrench, pinangbaklas nyo ng ano, ng panggilid. Bahala ka na mag-ano, makalso-kalso. Kalso nyo yan. Pwede nyo biglain actually. Pero ang problema, kapag binigla nyo, masisira yung itong primary shaft niya. Ay, pwede nang kombing gamitin dyan? Pwede. O kunyaring ganyan. Hirap nga lang pala kapag mag-isa. Ngayon, pakita mo lang yung testo niya. Kita mo. Ganyan ang testo. Gamit ang pliers. Mas maganda kung bakal din yung dulo niya para kakapit. Pero ito may rubber, medyo baka kakabios, pero try natin. Pero ito yung commonly na alam kong pwede. Tulad doon, malito matigas. Kung meron kayong kasama, mas magandang pukpukin niya, itong tools, para medyo bumigay. Pwede namang dahan-dahan natin. Ngayon kapag medyo lumuwag ng konti, oh, feel niya lumuwag. Ay, bigla. Ako na maghila. Tignan mo lang yung kamay ko. Ayan. Sige. Turak mo ganyan. Sige. Tulad ng ganun. Walang cut yun ah. Medyo mahirap pero yun yung pinaka basic para pwede natin siyang mabaklas. Huwag mo na ikakat. Paano naman kapag nasira yung lining? Di ba? Ang dami naman nasira pag ganun. Kunwari lang. Kunwari lang. Tapos kamalasan yun eh. Baklasin to. Di ba? Kung mapansin nyo, wala siyang tawag doon, marka ng pagkapokpok, di ba? Gagawin natin yan for the sake of all knowledge ng lahat para kung sakaling nasiraan kayo at wala kayong gamit o special tools, pwede nyo mabaklas. Ngayon, kailangan nyo lang ng flat screw. Kung meron kayong tools na ganito, pagbukas nitong ano, nut dito sa may lining sa torque drive na which is size 39 nata for 39. Pwede naman yung bigbiglain. Biglain niyo lang. Pwede naman siyang pokpokin na ganito. Na bigla. Or syempre, usual kunwari wala kayong ganyan at ang meron sa inyo is yung flat screw, old school. Flat screw tapos may martilyo. Pwede na bato. Okay, bigyan kita bato. Hindi, wag na. Pwede, sa dahan lang kayo, pero meron kang ganito. Pwede, tama, bato. Oo, kain nyo dyan. Yan. Kita nyo, hindi ko pa ginagalaw yan. Pero ipapakita ko para lang sa sake of teaching you. Yan. Ay, galit na galit. Same lang din yan. Okay nyo din sa kabila para humigpit. Pero siyempre, ito, itabi na nila, di ba? Okay, tapag na. Ayan, maluwag na, di ba? Dito lang po magpaklas ng fork drive at para mga kawalay na ini. Gamitan lang natin na ganito. Gamitan mo na. Ay, para madaling hawakan. Ayan. Kita namang binaklas natin na ganito. Ayan. Uy. Kung mapansin ninyo, sabi kasi ng mga iba is nakakapudpud daw yung mismong
groove. Curling natin. Ayan. Matitignan nyo, kapit na kapit buo. Gamit ko dito is RS8. Tapos, ito ang hindi. Bell kasi. Hindi natin bell yun. Ay, butang na ito pala yun. Ito yung gamit natin. Mas napodpod pa yung mismo ang curling. Ayan. Meron na dati siyang groove na XX o yung katulad nito. Tapos dinagdagan natin ng single groove. Ayan, na parang file. Pero kung titignan nyo, mas parang nas maupod pa yun. Kung ang gamit nyo naman is aftermarket na lining. Kasi yung aftermarket na mas lining, mas matitigas yan kumpara sa mga stock na lining. Kaya may mga choice naman tayo kapag lalo na kapag nagpapakalkal kayo sa amin, pwede nating gamitin yung makapal knurling na yung tapos cross pattern or yung straight line. Lang. Line. Ngayon, para naman natin babalik. Huwag na ba natin linisan? Linisan muna natin. Bakit nga ba may nakakawalan ng nut sa may pulley part? Kadahilanan yan, minsan yan ay maling pagigpit o maling pagbalik ng belt. Paano? Sa pagbabalik nito, kailangan nyo munang ipitin ang belt sa may torque drive para maluwag sa part ng pulley at hindi iipit ang belt sa may drive face. Kailangan lapat ang drive face sa may bushing at hindi iipit ang belt. Pansin nyong gagalaw ang belt, yan ang tama. Hindi nagagalaw ang belt, ang ibig sabihin nun, naiipit ito sa may drive face at pulley. Akalain nyong mahigpit na ito dahil ipit na nga ang belt, pero once na pinatakbo nyo at umangat ang belt, magkakaroon ito ng space at doon magsisimula ang pagkawala ng turnilyo. Dito nagsisimula ang sira ng spline at ang traha. So ayun mga kamod, sana may natutunan kayo kahit papano. At laging pakatandaan, respeto sa nauna, suporta sa kasabayan at tulungan ang baguhan. Hanggang sa muli, paalam, ayos!